Hi mga ka-friendships, mayang adlaw sa tanan. So kamusta na kayo mga ka-friendships, nami-miss niyo bang lola ninyo? So ngayon mga ka-friendships, kailangan natin magkikita ulit sa video ito mga ka-friendships. Kasi kung nakita ninyo yung pinost ko kanina sa FB page natin sa Jugulagula TV. So yun ang magiging content natin today mga ka-friendships. So kailangan ninyong panoorin lang video ito mga ka-friends mula sa simula hanggang dulo para always tayong updated kasi sa vlog na ito mga ka-friends maghahatid tayo ng update sa inyong lahat kung ano nga ba nangyayari ngayon sa mga divisions sa buong Pinas. Nako, ang dami nating mga magagandang balitang ihatid sa inyo ngayon mga ka-friends. Pero bago natin simulan ang magandang content natin today, nako mga ka-friends, pagpasensyahan nyo na kung meron kayong mga narinig ngayon na background na ingay na mga patak ng ulan kasi mga ka-friendships dito sa lugar na namin. Nako, kaya ng umaga pa ito umuulan hanggang ngayon hapon na ng alas 4 mga ka-friendships, umuulan pa din, buti alam ka-friends, umihinto na yung ang ulan kaya konti na lang marinig ninyo. Kaya na din naghahanap ako ng magandang tempo oras para mas maganda yung vlog natin na walang ingay pero mga ka-friends wala talaga. So kailangan na nating mag-vlog kasi naipangako ko doon sa post natin na ngayon mamaya 6 PM makapag-upload na tayo ng video kaya pilitin natin mag-vlog na ngayon. So yun mga ka-friends. So maliban doon sa ano mga ka-friends, pahingi ko ng pasensya sa inyo kung mayroon kayong mga narinig na ingay. Nako mga ka-friends, napansin nyo ba yung video natin mga ka-friends? Meron na kayong nakita dyan na join button. Mga ka-friendships, sinet up ko na yung join button natin kasi gumawa ako ng community exclusive for Gold Ka-Friendships Community mga ka-friendships. Kasi naawa ako doon sa iba natin mga ka-friendships kasi meron tayong maraming ka-friendships na hindi ko nabigyan ng oras, ng attention, ng tulong. Kasi sa super daming nag-PPM natin sa FB page. Kaya ngayon mga friends, gumawa ako ng exclusive group na para sa mga ka-friends natin na nangangailangan ng ASAP na tulong natin mga friendships. Mayroon siyang kunting membership fee mga ka-friends kasi si YouTube ang naglagay niyan. Kailangan mayroon daw price, may amount ang membership fee. So yun, pero alam ko yung amount na ka-friends ay affordable ng lahat. Kaya mayroon kasing options doon kung magkano. Kaya pinili ko yung amount na yan kasi alam kong kaya yan ng lahat. At worth it naman yung ka-friends kasi ang dami yung perks ma-avail niyan. Nako, i-check nyo yan. I-click nyo yung join button and i-check nyo yung ano yung mga perks. Yun yung anong makuha ninyo kapag kayo ay mag-avail sa membership natin mga ka-friendships. So, super dami and hindi kayo magsisisi kasi yung membership na yan ay good for 1 month yan. At kung ayaw nyo na magpa-member kasi tapos na kayo nagpa-ranking, naka-in na kayo, nakapasok na kayo in depth, and pwede na i-cancel ang membership ninyo mga friendships after ng month. Kaya para hindi na kayo makapagbayad. So, yun mga friendships, try ninyo, malay ninyo kung baka mamadali kayo, bigla kayong nagpa-demo, o wala ka pang lesson plan, or TRF, so member na kayo ngayon para maasikaso natin agad yan. So yun mga friendships and by the way, ito pasingit ko lang ha, meron akong mga nagbabasa sa SOCMED mga friendships tungkol sa mga 4Piece members or beneficiaries sa mga ano pa to, OFW let passers, and then sa mga DUST scholars. Linawin ko sa lahat ng naguluhan sa mga members na yan at sa mga hindi members. Kasi sabi ng mga hindi 4Piece beneficiaries, hindi sila OFW let passers, hindi sila mga DOST scholars, unfair daw ang batas na yan. Alam ninyo sa akin ha, this is only my own opinion and maaaring magkaiba tayo ng opinion, okay, tungkol dito. Para sa akin ay okay lang kung priority sila ng government. Kasi mga ka-friendships, yung 4Piece,
sila kasi yung poorest of the poor na pinapaaral ng gobyerno. Yun, mayroon silang natatanggap and opportunity na mag-aral. Kaya, nakapagtapos sila. So, siguro for me, okay lang na bigyan sila ng ano, ng prioridad ng gobyerno or DepEd. And then, ito namang mga OFW-led passers, sa akin din, okay lang din kasi after nilang magsikap, nagtrabaho, mga bagong bayani natin kasi sila maka-friendships, meron silang mauuwian sa Pinas ng trabaho. Kaya sa mga OFW-led passers natin, meron kayong SPIMS program. So, kailangan ninyong pag-uwi nyo sa Pinas, i-grab nyo yung opportunity na yan at para prioridad din kayo ng gobyerno bigyan ng item. And then ito namang DUS scholars, hi sa inyo, shout out and saludo din ako sa inyo dahil ito kasi mga scholars maka-French, ito yung mga incapacity, yung mga wala kakayanan din na mag-aral, pero ito yung mga magagaling na matatalino na mga mag-aaral maka-friendship. So, scholars ng DUST. So, marami kasi nagtanong na bakit hindi nila ito nakita sa DO number 7 series of 2023. So, maka-friendships, i-review ninyo ang buong file. Nandun po yan sila. At kahit ngayon sa magiging content natin, nabanggit po ang DUST scholars. Yes. Kasi, bakit po sila i-prioridad? Bakit po silang, yes, unahin sila? Kasi mga friendships, mayroon kasi silang agreement between them and the DUST na pinirmahan na need nilang mag-render ng service o magturo sa senior high school kung sila ay makagraduate na. So, yun po yung balik nila sa tulong ng gobyerno, maka-friendships. Kaya unahin sila. Pero maka-friends, pagkakaalam ko, sa old criteria, hindi po sila mag-undergo, hindi sila dadaan sa salang katulad sa mga regular na mga applicants. So, diretso silang may item. Pero ngayon kasi, sa mga nakuha kong mga info or mga balita tungkol sa mga DUST scholars, kasi dito sa clarification kasi, in-state dito na patuloy pa rin silang nakipag-ugnayan ang DepEd sa DUST kung anong dapat gawin, auto bang item o hindi. Kasi ngayon maka-friendships, yung sa old criteria kasi for hiring teacher 1, automatic may item sila. Pero sa new, while they are still nag-uusap yung dalawang ahensya ng gobyerno. So, ang ginawa muna while waiting sa final, dinadaan muna yung mga DUST scholars sa regular applicants, isasalang for demo teaching, TRFs, o kung anumang mga dapat ipasa ng mga pertinent papers. Okay? So, ngayon maka-friends, sana maintindihan natin at huwag na tayo maging bitter at basher sa kanila kasi deserve nila. Lahat naman tayo deserve. Pero intindihin natin kasi what if, okay? You try to ano din, wear their shoes. Kung kaya nyo bang harapin at pagdaanan yung mga hirap na pinagdaanan din nila. So, yun. So, ngayon maka-friendships, dito sa tatlo na yan, according sa mga OFW passers, LET passers at sa 4Ps, ngayon kasi ia-apply pa din ang localization. Doon na lang kayo manalo sa localization kasi kapag mayroon kayong mga DUS scholar na nag-apply sa ibang division na hindi naman siya taga doon, hindi talaga siya ma-prioridad. Kahit mga 4Ps, kahit mga OFW LET passers, kung mag-apply sila ng 4 divisions, kasi tayo naman ngayon ay very wise. We will not just
just a submit application for just one division or district, we need to apply 3 to 4 para mas marami tayong chances na matawagan at mabigyan ng item. So ngayon, doon na lang kayo manalo sa localization kasi kapag yung DUST scholar na nag-apply diyan sa inyong division pero hindi taga diyan, hindi siya unahin, ha? So ngayon, yun na lang ang paghahawakan, yung localization law. So wag na tayo makipagdebate sa kanila kasi talagang deserve din nilang magkaroon ng item. So ito pala mga ka-friends, meron akong naalala, ha? Saan ba yun? Wait lang. Nakalimutan ko kayo na maka-friendships yung dapat kong i-ano. So ngayon maka-friendships, simulan natin yung bagong labas na memo ngayon ng DepEd Central dahil nga maka-friendships. Ang daming lumalabas ng mga interpretations sa mga iba't ibang divisions ng Pinas. Iwan ko maka-friends, napaka-simple at dali lang naman intindihin yung DO number 7 series of 2023. Wala talaga sa point system or kaya sa rubrics yung interview. Bakit yung iba gumagawa ng sarili nila? At wala talaga din sa new guidelines yung EPT, English Proficiency Test. Bakit yung iba ngayon nagpasikat? Ha, mayroon pa rin silang EPT. Hindi pa ba sapat sa kanila yung TRF? Naku ha, itong TRF din. May mga divisions din pinapahirapan yung mga ibang mga teacher applicants nila. So ano ba dyan? Kailangan nyo ba talaga ng teachers? Or talagang sadya nyo lang na ipalandakan o ipakita na magaling kayo? So kailangan yung gumawa ng questions na napakahirap na pang lawyers na, pang abogado na yung question. At ang layo-layo pa nito. Ang layo-layo pa nito sa PPST, COIS and NCOIS. Please naman, nasa DepEd order din niya na hindi kayo lumayo sa paggawa ng question doon sa objectives ng NCOIS, Non-Classroom Observable Indicators. Kailan nyo ba yan maintindihan mga SDS? To all SDS, nako sana, sana. Ano na tayo, matuto tayong sumunod mga friendships kasi tayo din, sa atin din ang bagsak. Yan. So, yan. At ngayon mga friendships, ito na nga yung attention dito, yung mga chiefs, administrative division, chief of school governance and operation, SGOD, yung members, human resource, merit promotion, selection and board, so HRMPSB. So, sila yung naka-attention. Ina-attention ko lang sa thumbnail ko yung mga SDS kasi lahat na yan ay hawak yan sa mga SDS. Nako ha, mga dyan, divisions district na yan. So, ito na nga, naglabas ng omnibus, clarification, and guidance on DepEd Order No. 7, Series of 2023. And other matters on hiring arrangements of teachers. So, nakaharap ako ngayon maka-French sa laptop natin kasi maka-French, hindi ko memorize yung buong content ng memo. So, kaka-review ko lang din, kaka-aral ko lang din to kayo ng umaga kasi nag-notify lang to sa email ko kasi meron akong maka-friendships. Site na niregisteran na kung saan yung mga updates ng DepEd ay agad ako mapasahan din. Kaya tayo maka-friendships, fresh na fresh yung memo, kaka-release lang ng DepEd maka-friendships, kaya tayo ay updated tayo sa lahat ng bagay. So yan. So dito, the Department of Education, as it upholds the principles of merit, competence, fitness, accountability, transparency, and equal opportunity, has issued the DepEd Order No. 7, Series of 2023, and the title
of this debt and order was Guidelines on the Recruitment, Selection, and Appointment, or RSA, in the Department of Education on March 22, 2023. Ito po yung date na nirelease, at pagkakaalam ko ha, na pagdating ng April 7, 2023 ay lahat ng divisions ay mandatory tumunod sa DepEd order na yan. After reviewing, after nilang maaral yung DepEd order na nirelease that date, March 22. Kaya, yung mga, ngayon kasi, talagang, ano ngayon eh, diba, July 13 na. So, meron pa ding nag-PM sa akin sa FB page na ngingi ng EPT reviewers. Kasi ang division nila, may sariling mundo gumagawa ng sarili ng point system or rubrics. At bawal din ang mga applicants mag-post sa social media, gamitin ang mga SOC meds nila. Kaya wala silang laban ngayon kundi sumunod kasi sila yung nangangailangan ng item. So dapat po ako, ma-advise ko, huwag po tayong matakot, huwag tayong kabahan kung nasa tama kayo. So maging boses tayo ng tama, dapat putulin na yung mga maling practices ng ibang divisions, kasi ano yan eh, hindi yan matitigil hanggat walang maglakas loob ilabas sa SOCMED. Kahit anong SOCMED na yan, social media na yan, kailangan nating i-trending muna bago makuha ang attention. Ganun kasi mga friends, yan kasi ang trend ngayon. Kailangan muna natin mag-trending para mapansin tayo ng ibang mga ahensya or DepEd mismo, or gawa sila ng action. So, kailangan natin gawin yan. For me, kung ako lang, nako, ayokong maging unfair ang laban sa akin. Kung malinis ang konsensya ko, malinis lahat ang mga documents ko, tama, wala akong kinopya, ginaya, wala akong maling ginawa, violations sa DepEd orders or sa anuman. So, kailangan ako makipaglaban. Or talagang, nako, kailangan natin na maging patas lang, ganun. So, dapat yung division na yun, please, yung mga applicants ninyo, kayo mga friends, maglakas loob kayo. I-trending natin sila. So, ito na nga. So, upon its issue once, the different interpretations and queries have been raised on its implementation. In response to the clamors and confusion on some provisions of the said DepEd order. So, along with the other concerns and queries on teacher hiring, this office through the Human Resource Development Division under the Bureau of Human Resource and Organizational Development hereby provides clarification and guidance to ensure uniform recruitment, selection, and placement operation in the department. To wit, number 1, clarification on DepEd order number 7, series of 2023. Dalhin nyo to sa division ninyo. Pakita mo, ito HR, ito yung kailangan natin sundin. Idala nyo ito, ipakita nyo to. Ipakita ninyo. Kasi hanggat walang maglakas loob, hindi talaga matigil yung mga ginagawa lang mga ano yan. Alam nyo, mayroon ako isang division na ano talaga, kinainisan. Kasi nga, alam ko talaga yung division na yan na bintahan yung item. Nako, NCR ka pa naman na division. Yes, maging patas tayo. Alam nyo ba, nasa Pasig City lang yung DepEd Central? Alam ko yung building na yun kung saan magko-complain. Kasi nga, I was a principal for 5 to 6 years. Ganon. At
dyan ako kung naghahatid ng mga documents kapag, like for example, yung na-promote yung mga kinder namin case natin na pagpasok ng ano, ng K-12, dapat yung kinder is 5 years old, then pag overage na, patikin sila ng PEPT, yon exam, doon yan sa DepEd Central, sa Pasig. Kaya alam ko mag-building din dyan. At muntik din ako mag-apply dyan sa DepEd din kasi marami silang mga vacant dati. Pero hindi natuloy kasi kailangan ko munang mag-serve doon sa school na kung saan ako first nagtrabaho. At laki pa salamat ako kasi ang laki na naitulong sa akin. Kasi isa lang marang private lang na napag-turuan ko for 5 years. Nagturo ako for a pure classroom teacher talaga, and then nag-promote ako after kumag-graduate ng master's ko, masteral, na-promote ako as principal. Then while nag-principal ako, pinagtuloy ko pa din yung PhD ko, yung doctorate degree ko, hanggang sa natapos din ako ang PhD ko. Kaya nako, yung Manila na yan, ikot-ikot ko na yan lahat, kaya hindi na ako mawawala dyan. So ngayon, magtino na yung mga division dyan, kasi nako, kung kami mga applicants natin, mga friends, kung sila itupakin at umandar yung mga so, baka mag-trending kayo sa mga divisions. Baka naman, marinig nyo kami. Maging patas tayo lang, ha? So, ngayon, positions covered by DepEd Order No. 7, Series of 2023. In support to the basic principles and general policies stipulated under DO-19 Series of 2022 or the DepEd Merit Selection Plan, DepEd Order No. 7, Series of 2023, details the specific guidelines, procedures, and criteria in the recruitment, selection, and appointment of personnel for following positions. Okay, ito na yon. Teacher 1 position in the kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school. Yan. And dito sa school administration positions, related teaching RT positions, and non-teaching position. All orders and other related issuances which are inconsistent with the said DO are repealed, coincided, and amended accordingly. Inclusions ng DepEd Order 7, Series of 2023, includes the process and criteria for selection and promotion of the following positions. Higher teaching positions in the kindergarten, elementary. Ito na yung mga teacher 2, teacher 3, yung mga higher positions na. Kasama kasi lahat dito mga friendships. Yung mga teacher 1 or mga teacher 2, principal, ganun, administrative positions, ganun mga friendships. Kahit yung mga non-teaching, So, meron din dito, existing guidelines for the said position shall remain in effect unless otherwise modified or amended by subsequent issuances. So, ngayon mga friendships, letter C natin basahin. With the recent promulgation of Executive Order No. 174 on establishing expanded career progression system for public school teachers in the department in collaboration with the Department of Budget and Management, Civil Service Commission, and Professional Regulations Commission has been crafting the implementing rules and regulations operationalizing the expanded career progression system for teachers in DepEd. So it shall feature the competency and merit-based teacher promotion through classification. So, covering all teaching positions in the elementary and secondary levels, including senior high school, subsequent policies, and detailed guidelines for this purpose shall be issued. Yan. So, pending release of the issuance, says the existing classification processes and guidelines shall remain in effect. So, yun namang ito ha.
Sa number 2 natin, ito yung kasing case sa mga senior high school. Ang dami kasi nagtatanong sa FB page natin. Sir June, ano pong position ang a-applyan daw nila sa senior high? Sabi ko, teacher 1. Kasi pareho lang naman tayo lahat. Kindergarten, elementary, junior high, senior high. Ang entry level talaga ay teacher 1. Wala naman talagang, sabi naman na niya, Sir June, hindi, iba kami mga senior high. Ang entry level naman ay teacher 2. No! Saan kayo makakakita ng DepEd order, memorandum, or executive order na nag-state siya na ang entry level ng senior high is teacher 2? Dadaan kayo ng teacher 1. Okay? Paano nangyari yung dati? Kasi maraming available item ang teacher 2. Ang senior high dati. At meron pa nga silang mga 5 years probation teaching probation siya sila eh. Yung hindi ka pa let passer pero pwede ka magturo, may 5 years ka lang na to take that let para ipasa. So ito yung kwento dito, basahin ko, naka-indicate din dito sa clarification ng memo na nirelease ng DepEd Central. So pending the issuance of the proposed RSA guidelines for higher teacher positions, they are number 3, 0 of 2016, titled Hiring Guidelines for Senior High School Teaching Positions Effective School Year 2016 and 17, shall govern the assessments of applicants and filling up the senior high school teacher 2 positions. The following shall be observed. Kasi that time kasi, ang daming available ng teacher 2 position sa senior high in lumabas. Kasi nga bagong senior high, di ba? Incumbents of teacher 1 position in the elementary and secondary levels, including senior high school, may be considered for promotion to senior high school teacher 2 positions. Nagetsin nyo? Okay. So, ngayon, kung hindi nyo naintindihan yung statement na yan, basahin nyo yung mismong memo. Madownload naman to sa website ng DepEd. Incumbent of teacher 1 position in the elementary and secondary levels, including senior high, may be considered for promotion to senior high teacher 2 positions. Okay. Teacher 2 position in the senior high school shall not be considered entry level position based on DepEd order system or DepEd system of ranking position per memorandum DMOOUHROD 2022-0086. The senior high school teacher 2 position shall be treated as promotional item. Okay? So as such, Section 78 under Part 10, transitory provisions of enclosure number 1 of the RSA guidelines DO7 series of 2023 shall apply, which states that, oh, ito na yon. 78 of the existing promotion and reclassification guidelines to higher teaching position in the elementary and secondary levels, including senior high, shall remain in effect unless otherwise modified and amended by subsequent policies. Okay? Consistent with the foregoing, the promotional provision in Section 2 under Part 2, Scope, open and close, parentheses, of DO3 series of 2016 shall be or shall apply, which states that for applicants who are already teaching with the DepEd, either in elementary or junior high, DepEd Order Number 66, series of 2017, on the revised guidelines on the appointment and promotion of other teaching, related teaching, and non-teaching positions shall apply except for Part 3. Computation of points of the said DepEd order, Part 7, evaluation criteria, and computation of the points of this order shall apply instead. Okay, such provision shall likewise apply to incumbents of senior high school teacher 1 position who may qualify for the position. Okay, so
Oh, external applicants who may qualify for a position based on the CSE approved or civil service approved qualification standards may be considered subject to the point system and procedures stipulated under DO number 3 series of 2016. Okay? And then, ato, basahin natin dito kasi maganda to siya eh. Kasi nabasa ko dito na yung mga ano ngayon na mga senior high na mga non-let passers pa din matapos na yung provisions na 5 years, hindi na sila allowed magturo for next school year 2023 to 2024. Dito yung nabanggit eh. Okay, nabanggit yan dito. So kailangan pasa na sila ngayon, let passer na sila para they will continue to teach sa senior high. So, I will not read na lang lahat-lahat na yan kasi hindi, para hindi tayo mahaba kasi nako mag 30 minutes na tayo dito. Car RQA, so in view of the 1-year validity of car, ito yung sa kanil, ano eh. Ah, ito. Creation of new car RQA for school year 2023-2024. Dito po makikita nyo ngayon na yung car RQA result natin ay pwede natin gamitin next school year kung sakaling hindi tayo palarin this year bigyan ng item. So, naka-state sa number 3 ha, very clear, number 3, creation of new car RQA for the school year 2023-2024, next year yan ha. So, ngayon, tayo naman ay RQA na ha. So, kung hindi tayo matawagan at hindi tayo mabigyan ng item this year, 2023, July na ngayon, 13. So, pwede natin gamitin yung result natin ngayong taon, next year, kapag yung division na yan ay mag-hiring ulit. Hindi ka automatic mailagay sa lists ng RQA kung hindi ka mag-submit ng letter of intent. Marami na tayong videos niyan. So, pwede mong i-retain yung points mo. I-update mo lang yung mga papers. Kunwari, ngayong taon, ang points na kuha mo ay 75. RQA ka na. Kasi ang cut-off lang naman sa new guidance ay 50 points lang. So, sa 75 na yan, ay wala kang masteral. Sa education, zero ka. So, ngayon, mag-enroll ka ng masteral. Para preparation yan for next year na kung magpa-apply ka kung sa the same division na yan, alam ko namang mag-hiring ulit yan next year. So, meron ka ng bala. Meron ka ng pang-update sa paper mo. So, madagdagan ang points 75 mo ng ilang points kapag 2 SEMs ka mag-enroll sa masteral, full load ka, 9 units, minsan mga may ibang school nag 12, nag overload, 12 units, 4 subjects yan. So, kung overload ka, 2 SEMs, so 24 units, nako, ang laki na niyan. Ang laki ng points mo na yan, madagdagan ng 75. So, mamumove forward ang place mo sa ranking, ganun. So, pwede mo yan gamitin. At ito na, naalala ko na yung kanina na gusto kong ipasok pero nakalimutan ko yung naisip ko. Kaya ito, sorry. So pala mga ka-Frenchies, paalala lang. Always po tayong titingin, itabi natin ang cellphone natin, i-max volume natin kasi mga friendships, kung sakali pong tumawag yung division na inapplyan natin. So, hindi mo na sagot yung ilang tawag nila, 1, 2, 3, napagod na ang HR kakatawag sa'yo. Para sana i-inform kayo na mayroon ka ng item, may advice of assignment, papuntahin ka na ng division at ibigay na yung ipapareceive na sa'yo yung advice of assignment, mag-start ka na preparing for all documents na ipapasa for appointment. So, hindi yun magiging sa inyo. Kahit sa inyo pa yun sana, pero ginawa na ang part ng HR, natawagan kayo. So, hindi nyo nasagot ang ilang tawag nila. So, hindi ka na talaga
talaga nila hihintayin kung kailan ka maging free. Ha? Kailan ka available? No. Hindi po ang HR ang mag-a-adjust sa atin. Gawin nila yung trabaho nila. Tawagan ng maraming beses. Kapag talagang hindi na masagot natin yung tawag nila, so they will call next applicant sa'yo. So, magiging iba yun. So, parang ano yan eh, pera na naging bato pa. So, dapat advice natin na i-max ang volume natin ng cellphone natin at itabi sa atin parati para anytime tatawag, so masasagot natin ang call. Ha? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Makatakot kayo. Nakasilent lang yung mga mood yung cellphone natin kasi baka ang tatawag sa mga inutangan na natin. No. Kahit kasi hindi naman natin alam kung sino tatawag, di ba? Kasi mga number na mag-appear. So, dapat sagutin natin kahit sino man yan. Sagutin natin, ha? Para magkasakaling blessing na yon, sa'yo na yon, nawala pa, di ba? So, na-miss mo yung chance na sa'yo na magka-item ka na nawala pa. Kahit mag-complain ka pa sa DO, hindi ka nila i-entertain kasi may valid reason sila. Lalo na ASAP need ang teacher. Ha? Kayo ang gagawin nila maka-friendships. Okay? So, dapat iyon ay, dapat ito ay malinaw sa atin. Ha? Para wala tayong sisihan. So, yun, next, anti-diretso, classification of school heads, sa mga school heads to, mga principals, computation ng mga points nila. Alright, sa until next, sa mga non-teaching ang next, guidance of other matters, hiring of teachers, status quo on the hiring arrangement of DOST scholars. Ito yung inintro natin kanina, mga DOST scholars, nandito sa guidance on other matters on the hiring of teachers. Number one, status quo on the hiring arrangement of DOST scholar graduates under RA numbers 7687 and 6 and 10612. So may nakita akong post sa FB group na bakit daw sila e-priority, wala daw sinakita sa DepEd Order Number 7, sir, sa 2023. Huy, girl! Or sino ka man ka-friendship? Huwag tayong maging mangmang. Libre lang po ang Google. Magbasa po tayo ng maayos. Baka yung nabasa ninyong DepEd Order ay hindi kompleto ang pages. Ha? Nandun po yon. At kahit dito, malinaw din na clarify ng DepEd Central na talagang prioridad sila. O, basahin ko ha. Hindi man naka-state dito na ano sila, pero dito talaga ay mga beneficiaries ng ano, or mga DOST scholars, talagang meron silang item. Okay, ito ha. Pending the ongoing discussions, hinihintay pa din. Kaya nga, ang mga ka-fresh at DOST scholars ngayon ay dinadaan sa sinasalang sila kasi po hindi pa, wala pang final decision ang DOST and DepEd. Kaya nag-uusap pa rin sila. So, pending on the ongoing discussions between the DepEd and DOST regarding the hiring arrangement of DOST scholar graduate beneficiaries of Republic Act number 7687 and 10612, the existing hiring arrangements and process for the said scholar graduates shall still be in effect of 2023-2024, okay, until further notice. So ibig sabihin nito, yung old criteria nila na guidelines nila, hanggang ngayon at saka next year, yun pa na dapat ang susundin, no? It is important to note that the existing scholarship contracts of the scholar graduate beneficiaries stipulate that they are bound to render service obligation to any public or private schools, and DepEd has committed to provide them the opportunity to fulfill such obligations. See? Very clear. Malinaw pa sa full moon. Malinaw pa sa malinaw. Yon. So, basahin natin para hindi tayo ma-judge ng ibang ka-friendships. Ha? So, number two, appointment, renewal of senior high school teacher with provision. Ah, ito yung
kanina nabanggit ko na mga senior high, kung kailan sila mag-renew at hindi na pwede. Okay? Reappointment for renewal of senior high school teachers shall be subject to the following parameters. I. There is a shortage of qualified licensure examination for provisional teachers left eligible applicants in the CAR RQ who are available and willing to teach specialized subjects in the senior high school as certified by the school's division superintendent. The Roman numeral 2, the incumbent obtains a performance rating of at least satisfactory in school year 2023. And Roman numeral 3, the incumbent has not yet exhausted the 5-year allowable period to pass the LEP, or as may be allowed by applicable CSC and DepEd issuances. So, saan yung nabasa kanina? Okay, following the resumption of the administration of the LEP by the PRC Senior High School Provisions, professional appointees who were first hired in 2016-2017 and school year 17-18 after having been given consideration for the extension of their reappointment renewal school year 2021-2022. 16, 17, 18, 19, 20, 21, pina-renew sila. Oh, yung mga sobra na dapat eh. Nang 2020-2023, and then school year 2022-2023 shall no longer be allowed to be reappointed. Oh, they will not be allowed anymore by next year to reappoint or renew their appointment. Kasi hindi pa sila napumasa eh. Sobra na ang binigay ng extension ng DepEd. Kaya dapat ulan na sila. Unay na natin yung may mga item. Kawawa naman yung mga senior high teacher applicants na qualified or RQEs natin na hindi nabigyan. Dahil sa kanila, dapat maka-friendships, no? Alisin na yung mga senior high school teachers na hindi pa let. Passers. Kasi nandyan pa sila eh. Kung aalisin yan sila, siguradong maraming mabibless na mga teacher applicants ng senior high auto item kasi ano eh, kaya na, ang daming mga teacher applicants na ganyan, walang mga item dahil sa kanila. Diba? Kawawa naman yung mga nagsikap, nag-aral, nagsikap, nag-review, nagpumasa ng LET, nagdumaan sa demo teaching, nag-take ng TRF, nag-interview pa nga yung iba, may mga behavioral interview pa yung iba. So, kawawa. So, dapat sa kanila na yung item, no? So, sana. Yon. So, yun mga friendships and marami pa dito pero kayo na mag-review yung iba. So, yung iba hindi naman ganun ka-importante. Pero kung gusto niyo to read the whole memo, clarification and guidance for this DepEd Order 7 series of 2023, so, pwede niyo ma-download sa website ha ng DepEd. So, ito appointing authorities, officers, members of the Human Resource Merit Promotion Selection Board and other RISP implementers are hereby directed to strictly adhere to the applicable RSA guidelines as well as the above mentioned clarification and actions. Dapat daw sundin na talaga. Bakit ba? Hindi kayo sumunod yung mga ibang division dyan. Ang purpose lang naman dyan ng TRF at saka EPT ay pareho lang. To check our communication skills. Yun lang yun. Constructing sentences, paragraphs, I think enough na yan to tell na that applicant can communicate well in English, ano man yan. School, tama na pagpahirap, DepEd. Wala na nga kaming point sa education kung walang masteral. Kasi natiwa yung natin, wala nang jiwa, di ba? So tama na, stop na. Dapat sana, madaliin na lang ang item pag pamimigay. Kasi, naku, ang hirap kayo mag-aral.
Walang katapusang review. Hanggang ba mag-teacher, review pa din. Hanggang magturo na, nag-review pa din. Kasi nagtuturo ka ng lesson, hindi ka nang pwede magturo na hindi mo na-aral yung lesson, di ba? So, yun lang mga ka-friendships. And, pasensya no, no, ku. 44 minutes na. So, super haba ng oras nating samahan natin today sa vlog na to. Pero, laking saya ko, tuwa, at nandito kayo hanggang dito sa part ng video na to. At mag-type nga kayo sa baba dyan na umabot kayo sa dulo. Kasi mga ka-friends, ang saya-saya ko kaya na ang dami nating ka-friendships na nakapanood na video hanggang dulo talaga. Uy, mag-join na kayo sa ano natin, sa Gold Ka-Friendships Community or Group. O, diba? So, para mayroon kayong mga, para, ano, ma-avail niyo lahat ng perks natin. Diba? Sulit na yun, 499. Nako, ha? Binabaan ko na nga iyan. Kasi, para at least, marami tayong matulungan na ka-friendships. So, that's all for today's video. Thank you so much. And see you sa next video. Sana mayroon kayong maraming natutunan na update kayo sa video ito. Love you all! Gigugma ko kamutanan!